ramdamang buhos ng emosyon mula sa bahay. Hanggang sa huling misa ni Federico Pineda sa Santa Rita Parish Church sa Pampanga. Lahat na kaputing t-shirt, sigawang mustisya para sa 29 anyos na construction worker na nabaril ng pulis matapos mapagkamalang hold-upper sa dragnet operation noong nakaraang linggo. Marami ang hindi pa rin makapaniwalang sa isang idlak na wala na si Federico. Siyempre nakakalungkot, nakakahawa po yung pamilya niya, yung mga anak niya. Kahit na anong gawin natin, hindi na babalik yung tatay nila. Okay lang na magagalit ako. Kahit nung nababasa ako ng mga comments nila, naiyak din ako. Tila bangungot sa pamilya ang nangyari dahil naulila ni Federico ang misis at dalawang anak. Nakadetain pa rin si Patrolman Efrain Ramirez sa Santa Rita Municipal Police Station at kinasuhan na ng homicide. Pero apilan ng pamilya, itaas ito sa kasong murder. Masakit. Palitan de pong murder, itangkay na po, itangkasin na po. May palitan yung murder ruling. Iya pong karapat dapat takyat ng pulis sa may kabarin King Wally. Ang Commission on Human Rights nangakong babantayan ang kaso at sisiguraduhin mananagot ang nakabaril na pulis. The state should take all measures in its operations to ensure that life will be respected. At dito medyo nakukulangan tayo sa mga precautions na ginawa ng ating officer. Nauna nang sinabi ni PNP Chief Debold Sinas na maaalis sa serbisyo ang sangkot na pulis. Pero sa sunod-sunod na kaso kung saan sangkot ang ilang pulis, layon umano ng Commission on Human Rights na muling paalalahanan ng PNP na bukod sa peace and order, kasama rin sa kanilang tungkulin ang maging tagapagtanggol ng karapatang pantao ng mamamayan. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines.